Mahigit 40 OFW nakauwi na sa Pilipinas matapos lumika sa bombahan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Pero hanggang ngayon, marami pang kababayan natin ang naghihintay makauwi. Live mula sa NAIA, nasa frontline balitang yan, si Reynel Pawid. Reynel, kumusta na mga kapatid nating nakauwi na OFW? Jiggy, second life ng araw na maituturing ng ating mga kapatid na OFW yung pag-uwi nila ng ligtas dito sa Pilipinas matapos nga yan maipit sa bombahan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at grupong Hezbollah sa Lebanon. Bandang alas 5 ng hapon, makikitang nakangiting lumabas ng NAIA Terminal 1 ang 45 OFWs at dalawa nilang kasama mula sa Lebanon. Karamihan sa kanila nagkaroon na ng trauma mula sa kaliwatka ng pagsabog. Mapaaraw man o gabi, makikita ang pagbagsak ng mga raket ng mga magkabilang grupo. Wala nga raw oras na natahimik sila, lalo pat tuloy ang sagutan ng missile attack ng Israeli Defense Forces at grupong Hezbollah. Dahil sa trauma, wala na silang balak bumalik ng Lebanon kahit pa bumuti ang sitwasyon doon. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad doon, mahigit 2,300 na ang namatay sa bombahan. Mahigit 11,000 naman ang sugatan. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may darating pang 192 na OFWs simula bukas hanggang October 29. Sa ngayon, 535 na ang nakauwing Pilipino mula sa Lebanon. Inilatag naman na ng Department of Migrant Workers ang psychosocial intervention sa mga OFW na nagkaroon ng takot dahil sa giyera. Jiggy, aminado naman ng Department of Foreign Affairs na pahirapan ang pagpapatuloy ng chartered flight. Hindi abot ng 10%. Kasi po, kailangan natin maintindihan, ating mga kababayan sa Lebanon, para sa kanilang tanghana nila yon. At by the way, alert level 2 yung Lebanon simula ng 2006. Sa madaling salita, hindi tayo nag-deploy doon. So, karamihan ng mga Pilipino doon, walang legal papers. Jiggy, nakakuha rin tayo ng kumpirmasyon mula sa Department of Foreign Affairs na simula noong nakaraang linggo ay nagbukas na nga yung Lebanese immigration para lamang sa mga Pilipino na walang hawak na pasaporte. Sa ngayon ay hinihintay na lang natin yung kumpirmasyon sa paglabas ng kanilang mga exit visa para makauwi na rin sila dito sa Pilipinas bago magtapos ang taon. Jiggy. Maraming salamat, Reynel Pawid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.